Magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Digia and welcome back to my channel. So sa video na to ay ating pag-aaralan ang patungkol sa heat transfer on multiple plane or multi-layer plane walls. Pero bago tayo dumako doon, ay bibigyan ko muna kayo ng another lesson or karagdagang kaalaman sa iba pang mga ginagamit na variables sa ating heat transfer. So, napag-usapan natin sa naunang video ang patungkol sa thermal resistance. So, lalagdagan naman natin yung thermal resistance. Ipapakilala ko sa inyo yung tinatawag natin na overall coefficient of heat transfer or denoted siya sa variable na U. Okay? Yun na malaki yan, guys, ha? Formula niya is U is equals to 1 over area times thermal resistance. Thus, for plane wall with convection, so, kadalasan, kinoconsider siya kapag merong convection na nag-exist as well as radiation sa multi-layer plane walls. Kasi mas nakikita natin yung presence ng overall coefficient ng heat transfer kapag mas marami yung ating thermal resistance. Kapag mas lalong humaba, the more na kailangan natin yung overall coefficient of heat transfer upang mas madali tayong makapag-come up sa solution patungkol sa mga ino-obtain sa heat transfer through multi-layer or multiple plane walls. So, ito yung ating figure. For plane wall with convection, suppose plane wall ulit, na mayroong convection, kabilaan, ito yung outside, ito yung inside, yung heat mo is nag-flow siya from hot to cold mula sa point na to, sa outside, papuntang inside. So, may dinaanan siya na point A and point B, yung surface yun ng wall mo sa kabilaan, sa outside, saka sa inside. Ito, na-film, ito yung nag-represent sa ating convective heat transfer coefficient. Which is, alam naman natin na kapag mayroong ganyan, may nag-exist na convection. So, tingnan natin ang thermal resistance analogy niya. So, kung ating babalikan, ganun lang din ang paggagawa ng diagram ng thermal resistance analogy. From point O to point A, convection yung nag-act doon. And then, from point A to point B, conduction yung nag-act. Sa point B to I, convection rate ang nag-act. Kaya yung R sub T or thermal resistance total mo doon is magfo-flow sa yung convection mo sa point O to A, yung conduction mo sa point A to B, yung convection mo sa point B to I. Kaya equation mo dyan magiging 1 over A sub O times A sub O plus X over KA plus 1 over A sub I times A sub I. Where yung A sub O mo equal sa area na equal sa A sub I. Kasi iisang plane wall lang naman ng kanilang dinaanan. Okay? Kaya ang mangyari dyan, itong R sub T mo, nag-multiply ka ng area doon. Okay? Kaya mangyari, since nag-multiply ka ng area dito sa R sub T, sa loob na equation, maglalagay ka ng A, di ba? Kung multiply ka ng A, kaya magka-cancel out lahat ng A mo na nasa ibaba. Kaya mangyari dyan, magiging 1 over HO na lang to, ito magiging X over K na lang, ito magiging 1 over HI na lang. Since, ang formula ng overall coefficient of heat transfer ay 1 over A times R sub T, mangyari dyan is itong 1 over A times R sub T is, di ba, U siya. Pag nireciprocal mo yun, so, itong ART na to, A times R sub T is magiging 1 over U. Okay? Pinalitan siya nito. Kaya ito pa rin siya. Walang pinagbago yung nasa loob. And then, upang makuha mo naman yung U,
mangyari dito, i-reciprocal mo lang. Pwedeng mag-raise ka na lang dito sa buong equation na to ng negative 1. O kaya, i-over 1 mo na lang siya. Kaya mangyari, kapag nag-multiply ka ulit ng area, di ba, ito yung u mo. Nag-multiply ka ulit ng area dito sa side na to, pati sa loob, mag-multiply ka, babalik lang yung mga area mo. Okay? Para di kayo mahirapan, pwede naman kayong magtanggal ng 1 over na malaki dito. Ang gagawin nyo, ito na equation na to na nasa ibaba, i-raise nyo na lang sa negative 1. So, mas madali yun, guys. Kaya, mangyari dyan, yung heat transfer or rate of heat transfer mo ay ganun pa rin naman yung formula niya, delta T over R sub T, wherein yung U mo, di ba, 1 over A times R sub T yun. Mag-multiply ka ng A doon. Ang mangyari, mag-cancel out yun, yung A mo. Tapos, mapunta yung A mo nakatabi ng letter U o ng overall coefficient of heat transfer mo. Magkakaroon siya ng area na na-multiply sa kanya, tapos mawala yung area na nandito. Ang mangyari, ma-obtain mo ngayon yung equation ng rate of heat transfer mo na 1 over R sub T times delta T. Okay? Kasi ang mangyari dyan, yung U sub A mo na ito, nilipat mo lang. Okay? Since delta T over R sub T, di ba in-isolate mo, kaya nangyari, na-multiply lang naman yung delta T sa numerator, tapos nagkaroon ka ng R sub T na denominator. So, since pinag-iwalay mo sila, ilalapat mo ngayon tong U sub A mo, pinalit mo dito. Kaya mangyari, ang pinaka-equation mo ng rate of heat transfer kapag involve ang overall coefficient of heat transfer na U is magiging ganito po ang kanyang forma. So, iisa lang din naman ang magiging kasagutan yan, guys. So, pinakilala ko lang sa inyo itong overall coefficient of heat transfer upang sa mga susunod na pag-solve natin, mas madali na tayong makapag-gamap sa solution. Kasi pag merong alam mo na ang formula nito ng U na malaki, is madali na lang mag-isolate ng mga given at isolve sila upang ilapat mo dito sa equation na to upang mag-gamap ka agad sa rate of heat transfer na hinahanap sa bawat problem. Okay? So, we are going to the main subject matter sa ating video tutorial ngayong araw na ito. Dito tayo sa heat transfer on multiple plane or multi-layer plane walls. So, sa naunang video, pinag-aralan natin yung sa simple na ating plane wall. Nagkaroon ng heat transfer sa isang certain plane wall na kung saan nag-exist doon ang convection and also radiation. Meron din tayong problem na sinolve na convection lang yung nag-exist sa kanya at nakita natin kung paano nag-flow yung init from hot to cold at kung ano yung mga na-obtain natin na values na kinakailangan para sa heat transfer. So, dito muna tayo guys sa umpisa ng ating topic na ito. So, sa walls in series muna tayo. So, sa mga succeeding videos na aking i-upload regarding sa subject matter ng heat transfer, doon naman tayo sa series parallel. So, dito muna tayo ngayon sa series. Consider the following. Yan, makita nyo. Multi-layer siya or multiple plane siya kasi dalawang wall na yung magkatabi. Meron kang magkaiba na thermal conductivity or maaring pares lang naman sila pero sineperate sila. Okay? And then, yung init mo, again, nag-flow from hot to cold, pababa yan. So, from outside, may resist na convection, may film ka dyan. Tapos, papasok siya dito, tatama mo na siya sa surface ng yung unang wall sa point A. And then, yung pagitan ng wall na yon, yung dalawang wall, is meron pang mag-exist doon na point, which is point B. Maaaring pagkuhanan din natin ng ibang values yan. Depende sa hiningi sa problem. And then, pag galing dito, pupunta naman siya dito, yung sa surface na nandoon sa bandang inner. Okay? And then, may film siya ulit, yung convective transfer coefficient natin, o H sub I. So, dito H sub O. So, may thickness ka ulit yung consider yung thickness ng wall mo. X sub 1 and X sub 2. So, dito, ang assumption natin, nineglect muna natin yung effects ng radiation.
So, meaning, wala ka munang Q rad na dadaloy dito. Dadaloy lang dito is Q convection in and Q conduction. So, again, ito po yung ating formula for rate of heat transfer. Q naught is equals to T sub O minus T sub I over R sub T. Again, yung delta temperature, itin ko ah, yung delta temperature sa absolute equal lang sa delta ng temperature sa arbitrary. Kaya pwede nyo gamitin guys, yung delta ng arbitrary. Kahit siguro din na kayo mag plus 273 kung naka SI unit yung inyong temperature, or magpa plus 460 kahit din na kayo mag plus 460 kung naka English unit naman. Basta delta yung nasa itaas. Okay? Alin dapat yun nandito sa unahan? Yung mas malaki yung value. Yung mas mainit. Ito is mas malamig. Okay? R sub T, thermal resistance. Ito po yun. Yan. Binanggit ko na. So, klaro? Dito tayo. Thermal resistance. So, babalikan natin. Refer to the figure again. Okay? Ito po yung ating figure. So, sabi dito. Yan. Mula dito, sa point O to point A, nag-exist yung convection. Kaya ang thermal resistance mo dito due to convection, point O to A. Pagdating dito, sa point A to B, conduction naman. Okay? Pagdating sa point B to C, conduction again. Pagdating sa point C to I, convection ulit. Kaya tingnan natin ang ating analogy ng thermal resistance. Tama po yung ating analogy dito. Nag-exist dalawang conduction, may nag-exist ng dalawang convection, kabilaan. Yung R sub T mo dyan, is equals to R convection ng point O to A plus R conduction 1 plus R conduction 2 plus R convection ng point C to I. Kaya ilalapat natin sa ating equation, R sub T is equals to 1 over H O, A sub O times A sub O plus X sub 1 over K sub 2, thermal conductivity. Okay? Ay, K sub 1 lang pala yan. K sub 1. Kasi doon tayo sa unang wall. K sub 1 over A. Times A. Plus, R conduction, B to C, eto yon. So, X sub 2 over K sub 2 times A. Plus, 1 over H sub I times A sub I. Or, kagaya ng nabanggit natin kanina, pinag-aralan natin yung rate of heat transfer formula, kapag binanggit na yung overall coefficient of heat transfer na U, eto na po yun. Okay? Kaya nakalagay, or Q naught is equals to U times A times delta T, or TO minus TI, higher temperature minus lower temperature. Okay? Eto po yun. Para mas madali, kunin mo natin siguro sa kada problem yung 1 over R sub T, and then ilapat natin dito para madali lang i-substitute dito. So, paikot-ikot lang naman kasi guys yung formula. It depends upon you kung anong gagamitin nyo na mas applicable at mas mapapabilis ang inyong pag-solve. So, para mas maintindihan nyo yung ating topic for today sa ating video na to, ay mag-solve tayo ng dalawang problems regarding this topic. Multiple plane or multi-layer plane walls involved doon ng heat transfer walls in series. So, let's go for problem number 1. So, for problem number 1, we have consider a 0.8 meters high or meter high and 1.5 meter wide double pane window consisting of 2 4 mm thick layers of glass na mayroong thermal conductivity na 0.78 watts per meter degree Celsius, separated by a 10 mm wide stagnant airspace na mayroong thermal conductivity na 0.026 watts per meter degree Celsius. Determine the steady rate of heat transfer through this double pane window and the temperature of its inner surface for a day during which the room is maintained at
20 degrees Celsius while the temperature outdoors is negative 10 degrees Celsius. Take the convection heat transfer coefficients on the inner and outer surfaces of the window to be H(1) is equals to 10 watts per meter squared degree Celsius and H(2) is equals to 40 watts per meter squared degree Celsius, which includes radiation. So makita nyo guys ang ating figure or given para sa problem na to. Double pane window siya. So window 1, window 2, tapos separated siya daw sa 10 mm wide stagnant air space. So ito po 'yon, yung point 2. And then meron kang convective heat transfer coefficient kabilaan dito sa outside, meron ka rin sa inside. So may thermal conductivity na binigay. So sa dalawang window na 'yon na dulo-dulo, yung K niya is 0.78 watts per meter degree Celsius. Ganun din dito. Tapos, itong gitna na airspace na to, merong thermal conductivity yung material na nandoon na 0.026 watts per meter degrees Celsius. So, alam naman natin na since involved ang stagnant airspace, yung material mo is maapektuhan yung kanyang thermal conductivity dahil merong airspace doon sa material na nandito sa gitna. Okay? Yun po yun. Kaya, yung flow ng init mo from hot to cold, galing inside yon. So, temperature doon sa hot surface, 20 degrees. So, ang height mo ng window is 0.8 meters. Yung width mo is 1.5 meters. Kaya mangyari dyan, mula dito sa I, papuntang D, papuntang C, papuntang B, papuntang A, papuntang O. Yun po ang ating flow. Kaya dito, ang temperature mo is negative 10 degrees Celsius. So, given yung dalawa nating convective transfer coefficients, meron kang certain thickness na binanggit naman sa problem, at isusolve natin yan. Yung hinahanap dito sa problem na to, kasi given naman na itong mga thickness. Okay? Required is rate of heat transfer and yung tinatawag nating temperature doon sa inner surface. Saan ba yung inner surface? Yung T(D), ito po. Kasi ito yung nakatapat doon sa inner surface mo. Okay? Let's solve. So, solution. Rate of heat transfer given by the formula T(O) minus T(I) over R(D). Pero dito guys, makita nyo, since mainit, dito sa side ng inner natin, magiging T(I) minus T(O) yan. Basta lagi tatandaan, mataas minus bababa. Upang maging positive ang iyong rate of heat transfer. Pag sinabi naman Q-loss, kailangan lang maging negative yung sign convention ng iyong kasagutan. Okay? For R(T), analogy ulit guys. Para tayo malito, lagi tayo mag-analogy. Pero kung sa board exam, lumabas itong ganitong klase ng problem, hindi naman masama mag-analogy ka, maglagay ka ng analogy sa iyong scratch para madali kang makapagkamap sa solution. And then, gamitan mo ng tamang calculator technique or shortcut para mas mapabilis mo ang pagsusolve. Dahil multiple choice lang naman ang mga tanong sa board exams. So, okay? I2D, convection. Kaya dito, convection nag-exist. Dito, sa D2C, kita nyo, conduction yan. Kaya, conduction 0.3. Kasi pababa tayo, guys. Dito, conduction ulit. Kaya, C2B is 0.2. Dito, sa 0.1, B2A, conduction. Kaya, ito siya. Tapos, from A to O, convection nag-exist bago ka magpupunta sa outside. Kaya, convection yan. Okay? So, since meron na tayo nito, solve na natin. Tuturo ko ulit sa inyo yung tamang pag-i-input sa cycle upang mas mapabilis ang ating pag-solve at tayo malito. Kasi pag nilagay natin ng buo,
lahat sa scientific calculator natin maaaring magkamali ng pagbigay ng sagot ng ating scientific calculator. So, let's go. So, since binigay naman na to, ilapat natin siya sa equation. Okay? Kaya mangyari dyan, magiging R sub T is equals to 1 over H sub I AI plus X sub 3 over K sub 3 times the area ng plane wall plus X sub 2 over K sub 2 area ng plane wall plus X sub 1 over K sub 1 times the area ng plane wall plus 1 over H sub O A sub O. Okay? And then, alam naman natin, di ba, ang rate of heat transfer is given or denoted by Q naught. Kaya, Ti minus To over R sub T ayon sa ating given problem. And then, ilapat mo muna siya na ganito. Pero kung sa board exam, guys, inyo na kailangan pangabahin ng ganito yung paglalagay nyo ng solution kasi di naman tinitingnan ni examiner yung ating solution. Dapat diretso tayo sa tamang sagot pag-shade natin doon sa ating test paper. Okay? Or sa answer sheet natin. Kaya, papakita ko sa inyo yung proseso para maintindihan ninyo. So, Q-not, diba, temperature ng hot minus temperature ng cold, i-divide mo siya ngayon sa 1 over H sub I AI, di ba ganyan yan? Plus X sub 3 over K sub 3 times A X sub 2 over K sub 2 A plus X sub 1 over K sub 1 A plus 1 over H O A O. So, ito is ang iyong R sub T. Pinalawak ko lang. Okay? Okay, mali to. And then, ganito ang technique, guys. Para hindi tayo mahirapan sa pagkakalcue, i-designate natin again. Pinakamadaling approach dyan is isa-isahin mo to, limang to. Paano? Mag-shift store ka ulit. Di ba may mga given naman na. Given na to lahat. H sub I, A sub I, X sub 3, K sub 3, yung A, X sub 2, K sub 2, yung A, X sub 1, K sub 1, yung A sub O, tsaka A sub O. Since pare-pares naman itong mga A mo, ang pinakamadaling approach dyan is itong bawat fraction na to. Okay? Itong bawat fraction na to, i-designate mo siya sa bawat variable na nandito sa iyong scientific calculator. So, i-shift store mo yung kanilang data. Para, pag nag-input ka, galing dito, at buuin mo na ang iyong equation sa calculator, mas madali na mag-solve. Okay? So, sige. Unahin natin, mag-reset muna tayo. Magkalimutang mag-reset. Unahin natin, guys, itong 1 over H sub I, A sub I. I-designate natin ito. Kalagyan ko na, ha. I-designate natin ito sa variable A, ito sa variable B. Okay? Ito sa variable C, ito sa variable D, ito sa variable E. So, since available naman lahat ng mga variables na pwedeng paglagyan, so, i-G natin yan. Okay? So, let's go. Reset ulit. Baka may biglang maling sagot na lumabas eh. So, unahin natin 1 over H sub I, A sub I. So, 1 over H sub I, A sub I is input natin siya. So, 0.8, 1.5 times 10. So, itong na ano, una natin na nilagay, shift store natin sa A. Shift store A. Okay? And then, AC. Naka-store na yun dito. Huwag nating i-reset.
Since nalagay na to, ito naman pangalawa, yung x sub 3 over k sub 3 times a. So, yung value nun is yung 4 millimeter. Since naka-millimeter yun, divide natin by 1,000. Diba, yung 4 millimeter over 0.78 times 0.8 times 1.5. So, ayan yun guys, diba? So, ito, nasagot dito, shift store B mo naman. Okay, then AC, doon naman tayo sa pangatlo, yung ating x sub 2 over k sub 2 times A. So, since naka 10 millimeter yon, divide 1,000 mo ulit, yung thickness niya, 0.026 thermal conductivity times 0.8 by 1.5 na area ng iyong window. Okay, answer. Tapos, shift store C. So, nakakatatlo na tayo. So, na yun. Okay, sa so, pang-apat tayo. Yung x sub 1 over k sub 1 times a. So, meron ka ulit 4 millimeters. Yan. Divide 1,000 mo. Tapos, 0.78 times 0.8 by 1.5. So, mapapansin nyo guys, itong in-input natin na para sa D, plus lang naman siya ng in-input natin doon sa ating sa variable B. Kaya, pwede natin designate na to bilang variable B na lang. Kahit di natin to ilagay. Pero, para sa formality, para sa maintindihan nyo yung pag-ship store, i-ship store natin siya sa D. Para naka-isolate lahat. Okay? Ship store D. Yan. Okay? Next, yung panghuli, itong 1 over a sub o times a sub o. So, i-designate natin siya sa variable e. So, 1 over 40 times 0.8 by 1.5. Shift store e. Okay? Since na-input na natin yung a hanggang e na variable, ganito po ang ating gagawin. So, di ba? Q not. Yung high temperature mo is 20, di ba? Tapos, yung lower mo is negative 10. Kaya, plus 10 mo na agad yun. Okay? Dito din naman tayo maglalagay ng mga units. So, huwag kayong maglalagay guys kung baka isipin nyo mahirapan kayo sa unit analysis pag board exam. So, pag board exam naman kasi, binibigay na sa'yo halos yung tamang pagkakaayos ng mga units upang mas madali ka ng mag ship solve at maka-obtain ng tamang sagot. Kasi sa e-transfer guys, di ba syempre, puro unit analysis to. Tapos tamang pagka-cancel out ng units. So, consuming time kasi yon kung sa board exam. Pero kung sa lesson sa school, talagang kailangan nyo matutunan. So, dito sa ating video, hindi ko na nilagay yung units dito dahil kayo nang bahala doon. Pero wala naman tayong mga iba pang units na nagpapahirap. So, in-input na natin sa cycle lahat. Kaya di ba may A, B, C, D, E ka na. Ilagay natin yun dito. A plus B plus C plus D plus E. Okay? Kaya, ang Q-not mo dyan, di ba ito yun, nire-restart yung ano ko, yung calculator ko. So, ilagay natin 30 over alpha A, okay, plus alpha B plus alpha C plus alpha D plus alpha E. And then, makukuha natin dyan guys yung rate of heat transfer. So, ang lalabas dyan is 69.248 watts. Okay, ganun lang po kasimple guys. Kasi pag in-input natin sa cycle, itong buong to, mahaba po yan, hindi kakayanin ni calculator. At talagang matagal mag-loading bago makuha yung sagot. Kung makuha man niya itong 69.248. Kaya best way, pinakamabilis, is mag-shift store ka. Okay po. Nakuha na natin guys itong Q-not. Diba? Ay nahanap yan. Next nating hanapin is yung tinatawag nating T sub D. Pero bago natin kunin yung T sub D, syempre alam nyo naman yung pinag-aralan natin ngayon na
overall coefficient of heat transfer na U. So, di ba ito lang naman yon, 1 over A times R sub T. So, magtataka kayo bakit hindi siya in-obtain dito. Ganun lang guys, kunin nyo lang yung R sub T, tapos yung area nyo, given naman, tapos, may 1 ka lang na numerator. Makukuha mo agad yung U kung inahanap sa problem. So, yun po guys. Doon na siguro natin makukuha yun sa next problem natin. Itong patungkol dito. So, dako na tayo sa pagkuha ng ating temperature na nandun sa tapat o nakatapat sa inner surface. O, tinatawag nating T sub D. So, for T sub D, i-consider natin ngayon yung dumaloy na init mula sa inner point, okay, papunta sa point D. So, suppose this is I, this is D. Tapos, ang dumaloy doon, guys, is R convection from I to D. Since, ang R sub T is, gagawin natin dyan, siya na ngayon ang dadaloy din dito sa R convection mo na papuntang I to D. Okay? Which is equal lang naman sa 1 over H sub I, A sub I. Okay? Huwag pong malilito. So, bakit R sub T? Kasi, dito natin siya gagamitin. Q natin is equal to delta T over R sub T. Kaya dinesignate natin na gagamitin natin thermal resistance doon is yung dumaloy lang sa I to D. Kasi specific tayo na hinihingi niya is sa point D na temperature. Okay? So, let's go. Since Q not is equal to delta T over R sub T, mangyari dyan, kung dun sa point lang na yun natin pababasihan, ang dumaloy doon is temperature ng inner minus temperature sub D. Tama? Okay. Over R sub T. Yung R sub T na yun, ito yun. Okay? And then, ang gagawin natin, kunin natin dito yung equation ng T sub D. So, mangyari dyan, magiging Q naught times R sub T is equals to T sub I minus T sub D. Tapos, lipat natin sa kabila, magiging T sub D is equals to T sub I minus Q naught times R sub T. So, ito po ang ating equation para dito. And then, lapat na natin siya. T sub D, ano ba ang ating T sub I? So, di ba 20 degrees Celsius? Pero, pakita ko muna sa inyo yung pagkakaroon ng R sub T dito. So, magiging T sub I minus Q naught. Yung R sub T natin is yung 1 over H sub I, A sub I. Okay? Lapat na natin siya. So, 20 degrees Celsius minus yung Q naught mo na na-obtain kanina, 69.248 watts. Okay? Tapos, i-multiply mo daw siya sa 1 over H sub I, A sub I. Yung H sub I mo, 10 watts per meter squared degree Celsius. Multiply sa 0.8 meters by 1.5 meters na area ng iyong window doon sa part na yon. Cancel out 13 units applicable para i-cancel out. Okay? Ano pa ang dapat i-cancel out? Kaya mangyari, aangat ang degree Celsius, makukuha mo T sub D, naka degrees Celsius. So, ating pong isolve sa ating calculator. Reset. Kaya, 20 degrees minus 69.248 times 1 over 10 by 0.8 by 1.5 meters. Lalabas po natin dyan na sagot ay 14.23 degrees Celsius. So, ganun lang po kadali ang ating problem. So, natutunan nyo nawa yung tamang pagsosolve dito sa unang problem natin wherein involve agad ang multi-layer plane wall heat transfer. So, dako tayo sa ating last problem for today. Problem number 2.
So last problem for this video or this topic, we have a composite plain wall consists of two layers of materials, 1.5 inches steel and 2 inches aluminum. Separates a hot gas at temperature inner 200 degrees Fahrenheit. H sub I or convectivity transfer coefficient sa inner surface na 2 BTU per R feet squared degree Fahrenheit from a cold gas. T sub O is 80 degree Fahrenheit. H sub O or sa outer layer natin, yung transfer coefficient natin, convective, 5 BTU per R feet squared degree Fahrenheit. If the hot fluid is on the aluminum side, find letter A, the transmittance or yung ating overall coefficient of heat transfer. So, yun po yung tawag sa kanya. Commonly known as transmittance. So, yun na malaki. Pangalawa, yung ating total thermal resistance or tinatawag nating R sub T. Pangatlo, the heat through 100 square feet of the surface under steady state condition. So, heat transfer siya kapag ang area mo daw ay 100 square feet. Okay? This is the diagram, guys. Makita nyo, given na rin ang thermal conductivity ng aluminum at steel. Sa aluminum, 1,442. Guys, BTU inch yan, ha? Hindi ko lang nailagay dito, kaya dito ko lang in-indicate. Pero BTU times inch over R feet squared degree Fahrenheit. Naka per feet squared kasi per unit basis tayo. Okay? Baka malito kayo kung bakit may feet squared sa baba. Dito rin, sa steel, 312 naman siya, BTU inch over R feet squared degree Fahrenheit per area basis pa rin. Kasi may denominator na squared foot. Okay? So, from inner, galing doon ng init, papuntang baba, palabas, papuntang outer, galing 200 degree Fahrenheit, papunta ng 80 degrees Fahrenheit. So, I, papuntang F, F to J, J to S, S to O. So, depende naman sa inyo, guys, kung anong variable yung ilalagay nyo sa loob. Pero dito sa problem, FJS ang kinabit natin. Dito is, syempre, laging I tsaka O. Kasi yung inner tsaka outer. So, aluminum, yung ating unang wall. Steel is pangalawang wall natin. Yung mainit daw na part, nandun sa side ng aluminum. So, ito po yon. Thickness natin sa aluminum is 2 inches. Sa steel is 1.5 inches. Okay? And then, meron kang convectivity transfer coefficient na 2 BTU per R feet squared degree Fahrenheit sa inner. Dito naman sa outer, meron kang 5 BTU per R feet squared degree Fahrenheit. So, ito po yung mga required. So, let's solve. Solution. So, drawing ko na kagad yung analogy. Kasi time consuming pag iisa-isahin ko pa, di ba? So, ito na po yung kanyang analogy para sa problem na yan. Let's go. So, unang hinihingi sa'yo, required. Yung A mo is yung U. Diba? Ito po yung hinihingi sa letter A. Wherein, U is, diba dapat 1 over A times R sub T, magiging 1 over R sub T na lang siya kasi per area basis ka, sabi nga sa problem. Okay? Yun po yun. Kung sinabi area per area basis, gagawin mo, tanggalin mo lang yung area dito sa denominator. So, for R sub T, we have, di ba, R convection I to F. R convection I to F, okay, plus, series pa rin siya, guys, ha? Di po wala pa tayo sa parallel. So, R conduction, 0.1 plus R conduction, 0.2 plus R convection, S2O. Yun po yun, guys.
Tapos, ilapat mo na siya sa equation. Yung all convection I to F mo, 1 over H sub I lang siya, kasi wala na yung area dito, kasi naka-per-area basis na tayo. Plus, X sub 1 over K sub 1, plus X sub 2 over K sub 2, plus 1 over H sub O. Okay? And then, anong gagawin natin? Kunin natin yung kanilang R sub T. So, for R sub T, okay, separate na page na lang natin. Ilagay. So, dito manual natin yung paglalagay para mas maintindihan nyo. Pero kung sa cycle, kayang-kaya nyo naman. Mabilis lang yan. So, R sub T, para makita nyo yung cancellation ng units. 1 over 2 BTU per R feet squared degree Fahrenheit. Okay? Plus 2 inches. Yun yun. Yung sa X. Sa X sub 1 natin. Yan yan. 1442 BTU inch per R feet squared degree Fahrenheit. So, huwag po kayong maguguluhan, guys. Kung napakaraming units yung ating nakalagay dito, ganyan talaga sa heat transfer. So, 1.5 inches over 312 naman, ito naman yung sa steel. Thermal conductivity ng steel. So, dito po guys, is naka-English units tayo. So, para mas mapamiliarize nyo, mas maiging gumamit kayo ng libro or kung sa mismong board exam, dapat familiar nyo na yung unit ng thermal conductivity sa English unit. So, kung sa English unit naman, guys, tatanggalin mo lang naman yung feet squared doon. Okay? Ganun lang po yun, guys. Kasi, hindi naman laging naka per area basis. Okay, tapos yun tayo sa huli. 5 BTU. Ito yung 1 over H sub O natin. Yan na po. Tingnan kung saan magka-cancel out ng units. Inches. Okay? Kaya mangyari dyan, ano ang iyong R sub T? So, ito, I think, kaya naman itong i-input lahat sa cycle. Ganito po ang gagawin. So, napakadali lang naman. Ayan, no? Lalabas dyan ay 0.706 unit. Aangat ang R feet squared saka degree Fahrenheit. Nasa baba ang BTU. So, ayun po ang unit ng ating thermal resistance sa English unit. Malito guys ha. Tamang unit analysis. So, meron na agad tayo palang sagot sa letter B. No, nauna pa yung letter B. Bakit kaya nauna yung letter B? Kasi itong R sub T guys, kinakailangan natin ito para sa ating transmittance or overall heat transfer coefficient. Okay? So, sige. So, yung U, 1 over R sub T na lang siya, diba? Kasi yung mangyari, naka per area basis ka nga. Kaya, itong R sub T mo na to, na 0.706, raise mo sa negative 1. Ganoon lang din yan, kagaya lang din yan dito. Kaya, maging yung sagutan mo, is 1.416. 1.416 unit, kabalik ka rin mo lang. Angat naman ang BTU, sa baba naman to. BTU per R feet squared degree Fahrenheit. So, yun po ang ating sagot sa letter A. Ito na po yung sa letter B. Dalawa na agad yung sagutan natin. So, we go for the last question. For letter C, hinihingi sa'yo is heat transfer. Kapag daw ang area mo is 100 square feet. Okay, let's go.
So, gamitin natin dito, guys, yung formula ng Q is equals to UA delta T. So, ito na po yung ating gamit ng U. Ito na, ginawa na rin natin kanina. Reciprocal lang naman yung ating R sub T. So, kung may given naman na area, kung hindi naman pala area basis, pag times mo lang yung area dito, tas i-raise to 1 mo lang. Nakuha mo yung U niya. Pero lang din po yun. So, yan. Since delta T is temperature ng ating inner, okay, minus temperature ng ating outer, okay, wag pumalito, yun yun. Kaya, ang gagawin mo is Q is equals to UA times TI minus TO. Since delta naman yan, pwede namang arbitrary temperature lang, ilapat mo na. So, ang U mo is 1.416 BTU per R feet square degree Fahrenheit. Multiply mo siya sa given area na 100 square feet. Tapos, the delta, 200 minus 80 degree Fahrenheit. Okay? Cancel out units na dapat ma-cancel out. Kaya makuha mo is BTU per R. So, tama po ang ating unit analysis. So, let's solve sa calculator. 1.416 times 100, 120. Kasi 200 minus 80. Makuha mo dyan is 16,992 BTU per R. So, ito po ang ating sagot para sa tanong sa letter C. So, guys, napaka basic lang pala ng topic ng heat transfer or multi-layer or multiple plane walls. Involved pa dito ang series connection ng ating thermal resistance. So, nawa ay may natutunan kayo sa ating napag-aralan sa araw na ito at sa mga solve natin na problems. So, kung kayo po ay may mga katanungan, comment down below and don't forget to subscribe to my channel upang ikaw ay updated sa aking mga next video tutorials na i-upload dito sa aking channel. So, again, this is Engineer John Digia. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. And God bless us all.